Okay mga boss, welcome back at i-review natin tong Broadway. Broadway ba to? Yan, Broadway. Yan, may datak siya na Broadway. Internally heat type adjustable temperature soldering iron. Ilan ba yung ano niya? Wala siya nakalagay kung ilang watts. Tingnan nga natin. Wide range temperature adjustment. 200 to 480 degrees Celsius or 392 to 896 degree Fahrenheit. So has the Fahrenheit and Celsius markers. Meron ba? So tingnan natin ano bang nakalagay dito. Quality goods, yan. Soldering tools. First time kong gagamit nitong Broadway. So mga boss, sa mga magtatanong, hindi po ako sponsor ni Broadway. So, ang meron tayo dito ay 901. 901 bang model na to? Hindi natin alam kasi may nakalagay dito. Meron siyang 9160, 901. Merong 908. Tapos 905, same series. So, yung temperature dito yung ano, hindi yung watts, yung ano. Diba kadalasan sa mga soldering iron natin, katulad nito, Broadway din ang gamit ko, 220 volts na 30 watts. Dito naman, temperature adjustment. Buksan na natin. Nabili ko to ng ano, ng sa Broadway. Ang SRP nito, yan, kasi natanong ko na yung SRP. Ang SRP mismo nito ni Broadway ay ano, ay ano, sabi ni Broadway 275 pa 300 yan. So ito po siya, yan. Maganda yung handle niya. Maliit lang siya compared dun sa ano. Tsaka ito yung adjustan niya. So 200 tapos pataas 250, 350 hanggang 450. Maganda. Naisipan ko kasi yung gumamit ng ano ng adjust. Kasi nung nagustuhan ko yung ano yung sunshine. Meron akong sunshine na soldering iron. Although sa simula yung sunshine ang medyo problema lang niya doon ay madaling masira tong ano yung tip niya. Pero pwede niya naman palitan niya pag nasira. Meron akong tip na pang replace dito. Hindi ko lang kung saan ko na ilagay. Andun lang yun, tingnan ko. So, may binili ako sa online na tip. Ayan. Hindi ko pa nagagamit hanggang ngayon. Tapos sa Broadway din, nung nasira si Sunshine, umili ako sa Broadway ng tip. Yun ang kinabit ko doon at nagustuhan ko kasi okay naman ang performance niya. So, try natin to mga boss. Kung kumusta. Kung okay to si Broadway. Same lang siya ng ano sa Sunshine. Marami din kasi nagpi-feedback na okay si Sunshine, okay din to si Broadway. Ngayon, masusubukan ko. Sa akin kasi yung Broadway, ay yung Sunshine na ginamit ko. Kahit sa baba din sa gamit, ang dami kong hinihinang. Ba't walang ilaw? Walang ilaw? Ah, meron. Nasa loob, ayan o. Ayun, nakatago lang yung ilaw niya kasi may Ayan. So, andito lang sa loob yung ano niya. So, tingnan natin kung okay yung performance niya. So, nakasit tayo ng ano. Ilagay natin mga 350. Ayan. 350 kasi tayo naghihinang. Doon kasi sa ano, sa experience ko sa Sunshine, mabilis lang uminit. Ang naging first impression ko lang doon, akala ko kasi ang nangyari doon sa Sunshine, nasira agad yung tip. Kinain agad, akala ko pangit. Noong napalitan ko ng tip, tuloy-tuloy na siya. Wala naman akong naging problema. So ngayon, magta-try tayo dito sa Broadway. At saka yung ano pala, yung Sunshine. So far, yun ang pinakamaganda na nagamit ko na soldering iron. Sa tingin ko. Para sa akin. Kasi tumagal siya sa akin eh. Inabot ng
Kulang ko lang isang taon na hindi ako nagpapalit ng filament, hindi ako napundihan. So medyo ano siya, matagal siya uminit. O ba dahil kakasimula lang? Sana hindi to bumigay yung tip niya. Pero doon naman sa napalitan ko na ng ganitong tip yung sunshine, okay na. Siguro ang may papayo ko lang doon sa mga gagamit ng sunshine, palitan agad ang timano ng tip. Yun lang naman ang ano. O baka nakatiming lang ako ng ano, mahina ang tip. Ano nangyari dito? Ba't ang tagal ano? Ayan. So, ayan. Okay. Okay siya, okay. Okay yung init niya. So try natin, hindi siya ganun kabilis pero feeling pwede na. Try natin maghinang. Ayan. Try natin mag-resolder dito. Kung okay siya. So nasa 300 tayo. Try natin. Okay, baka hindi pa nakabilo. Medyo ano, medyo mahina pa siya tumunaw pero pwede na. Kapalios na siya ng ano, kapalios na siya nung ginagamit kong panghina ngayon. Ang tinutunaw natin ay mga maliliit lang na ano, na portion. Yan. So baka hindi pa talaga na ano, bumibilo pa yung ano. Taasan natin ng konti. Adjust natin ng konti. Nandito na tayo sa 400 yan. 400 tingnan natin. Mamaya adjust din natin yan pag sobrang init na. Bababaan natin yan. Okay. Ah, itong malaki. Hirap siya yung hangin ah. Manyari sa'yo Broadway. Ayaw niyang ano, ayaw niyang kapitan ng ano yun. Itong ano. Ah, kailangan pa may lead. Yan. Mukhang alangan tayo dito Broadway ah. Oh, bumibilo lang si Broadway. Huwag muna natin usgahan kasi kakaano pa lang. Kakainit pa lang niya. Bumibilo lang siguro. Ayan, okay na. O, try natin ito sa mga ano. So far, okay naman siya. Okay na siya nung nakainit na. Medyo may amoy siya ngayon mga boss. Siguro dahil sa ano, natutunaw pa yung ano. Try natin ano, i-desoldering. O higupin yung mga ano natin. Ayan, maganda naman pala resulta. Ayan o. Malinis yung pakahigop niya. Ayan. So try natin tong isa. Ay, hindi ko na tumpok na maayos. Itong isa na lang. Ah, maganda. Kasi mga boss, yung paghihigop ng ano, ng panghinang, kailangan maganda rin tumunaw yung ano, yung soldering iron mo, para pag hinigop ni soldering pump, higop na higop siya katulad nito. Sa pauli, tingnan natin. Practice tayo. Ah, maganda. Maganda siya. So dahil nakabilo na siya, okay na yung ano, nasa 400 yung ano natin. Try natin tong malaki. Try natin tong malaki. Yan. Ay, hindi ko pa pala nanay. Hindi ko pa pala nakasa. So, medyo ano na sa malaki. O baka yung pump natin mahina na. Try natin. Pero sa ano, maliliit, okay siya ha. Ah, okay naman pala mga boss. Pag itong malaki lang talaga. Hirap siya, ulitin nga natin dito sa malaki. Pero so far, okay na siya ito na madali na siyang matunaw.
Baka panghinang lang natin. O, yung desoldering pump natin yung supply. Ayaw talaga. Hindi talaga niya makuha. Ang isahan lang. Ulitin natin. Okay. So far okay naman siya mga boss. Kung susumahin yung ano, overall performance. Ngayon, kung gusto niyo malaman kung gaano kaganda to, maglalagay na lang ako ng pinaka final comment ko nito kung nagagamit ko na siya ng isang buwan, kung kumusta. So abang-abang kayo sa mga video ko. Doon natin i-reveal kung makatagal to ng isang buwan nang walang ibang problema. Doon natin kung ano mang video yung mano natin, kung ano man yung mga video yung i-upload natin in the future. Abang-abang kayo. Maring dito sa ano, sa Basic Bob 2 o kaya doon sa Basic Bob natin. So dito kasi sa to, karamihan puro review ng mga audio equipment, mga gamit sa electronics ang gagawin natin dito. So far natuwa naman ako dito sa ano niya. Sa tunaw niya, okay naman siya magtunaw. Yan, masaya naman. Okay naman. Okay. So, para sa akin, okay to. Approve. Approve tong Broadway. Inisa natin. Medyo mataba nga lang yung dulo niya. Pero pwede naman natin palitan yan balang araw ng ano eh. Meron ako ditong manipis. Pero sa ngayon, dahil okay pa naman siya, hayaan muna natin. Ayan. Okay. So, binaba ko siya ng 350 ngayon. So, pahingahin na muna natin tong isang Broadway. So, itong ginagamit ko ay okay naman. Kaya lang hindi siya adjustable. Tabi muna natin to. Ayan. Okay mga boss, hanggang dito lang yung review natin sa ano, sa Broadway. First impression ko, pasok naman siya sa mga hinahanap ko sa isang soldering iron. Okay naman siya. Malalaman natin yan yung tatag niya at yung gaano siya kaganda gamitin pag mga ano na, pag lagi na natin ginagamit. Kung comfortable na ako, kung ano, wala akong mapansin na ano na problema, eh doon natin malalaman. Kasi sa mga ganyang soldering iron, magiging sinungaling naman ako kung sasabihin ko na oh, okay, the best. Eh, hindi ko pa naman siya nagagamit ng matagal, kailangan makasama ko muna siya ng matagal para makapag ano, makapag makapagbigay ako ng ano, ng pinaka final opinion ko diyan o ano masasabi ko sa soldering iron na yun, yung sa Broadway. So maraming salamat mga boss at cut na natin dito yung video at gagawa tayo ng isa pang video tungkol naman sa desoldering pump. Abangan nyo bukas o kaya kung matagal nyo nang pinapanood to, abangan nyo sa next video. Yan, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.